What is trending in the world of social media? Welcome guys to another episode of Manila Serie. At ngayon po ang pag-uusapan naman natin is another dinner ni Yorme Isko kasama ang mga bilyonaryo uli. This time, this was hosted by Miss Doris Ho Magsaysay of the Magsaysay Shipping Clan. Of course, one of the big businesses na based sa Manila. So this dinner hosted by Miss Doris. And yung mga bisita po, bigatin uli, mga bilyonaryo din ho yung mga kasama ulit ni Yorme Isko. Some of the guests na kasama, si Chris and Nanette po ng Century Tuna. And sila din yung may-ari ng Shakey's. Yun, si Kenneth Yang, next generation po, may-ari ng McDonald's Philippines. Sila nag-ooperate ng franchise na McDonald's sa Pilipinas. There's also Emilio Yap III. Siya yung next generation na din po na namumuno sa Manila Bulletin and sa Manila Hotel. Of course, based sa Manila, so mga taga Maynila din ito, mga malalaking negosyo na based sa Manila. Yan kay Emilio Yap III. Si Robina and Lisa Gokongwei of the Gokongwei family. Of course, yung Robinsons and JG Summit. Yun, lahat yun sa kanila. And there's also Carlo Rufino of yung The Net Group. Yung Rufino family, one of the matatagal ng mayayaman sa Pilipinas. They have a lot of properties and some of the big buildings sa BGC are owned by the Rufino family dito sa Net Group. So, yun po yung some of the guests dito sa dinner na to. So, puro bigatin uli. Puro big time uli. So, every dinner na ganito, it becomes like a roadshow to attract investors. So, pinepresent ni Yorme Isko yung kanyang vision for the city. Merong mga pag-uusap na na-document na na-report sa ABS-CBN. So, I'm just going to read some of that for you dito sa video na to. Sinabi ni Yorme Isko doon sa mga bilyonaryo niyang kasama sa dinner na, "I would rather try and fail by coming up with a solution than not try at all. Anything above zero is positive. Kaya sabi ko, kumilos tayo. Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday." So, ang nangyayari po is parang nagsusnowball effect eh. The more na sumisikat si Yorme, the more na dumadami yung followers niya, the more yung media coverage and yung views and all of that support coming from Filipinos all over the world, mas dumadami po ang gustong makalapit, mas marami po ang gustong makatrabaho, mas gustong makilala, makaibigan si Yorme Isko. Kasama na po dyan, of course, yung mga diplomats na kikita natin at in this case, mga some of the billionaires of the country. They really see yung vision ni Yorme Isko and they wanted to see him up close. Gusto nilang makita talaga, is this guy for real? So, parang nagiging roadshow to eh. Mga roadshow, which means papakita niya, i-showcase niya lahat ng mga gusto niyang mangyari. And if makumbinse niya itong mga leaders na to, they are the ones to invest the huge amount of money needed para magawa ni Yorme Isko yung mga gusto niyang gawin sa Maynila. Yun. Of course, yung host si Miss Doris Magsaysay, sinabi niya, she has an idea for a waterfront sa Manila, yung kanyang gusto niyang i-redevelop. 20 years na daw niyang pinipresent, subukang i-present, kaso walang nakikinig. So, this time, nakinig si Yorme and hopefully, makagawa sila ng idea kung paano ma-implement yung mga magagandang idea na yon para pagandahin yung waterfront ng Manila Bay. Of course, Magsaysay, yung family nila, sikat po, mga seaman, mga shipping, so all of that, isang malaking Manila-based na kumpanya. So talagang yung puso niya, nasa Maynila talaga, kasi araw-araw doon siya pumapasok, araw-araw nakikita niya. So yung changes, gusto talaga niyang ma-implement para sa Manila. There's Carlo Rufino, yung one of the next generation ng Rufino family. Nagkwento siya ng story kay Yorme Isko. He said, nung inutusan siya na i-handle yung building nila sa UN, may malaking building niya sa UN owned by the Rufino family, he said, "I told my dad, are you serious? Natakot ako talaga. I would take alternate routes kasi you don't feel safe."
We are waiting for this. Sabi niya. We, Jesse and Patrick, are the next generation of businessmen. This is our chance. This is the final chance to do this right. So nakaka-inspire talaga si Yorme dahil sa kanyang edad na bata pa, mas yung next generation ng mga negosyante sees hope in him. Kasi minsan nawawala na ng pag-asa na maayos pa ba itong Maynila, itong lugar natin. Yun nga, nakakatakot nga. So some people just tend to stay away. But this time, Yorme is asking them to come back to Manila to develop, to help in the development, redevelopment of our capital city. So sabagot dito ni Yorme Esco, sabi niya, I just want to pay your obligation. Do good in your business while we do better to govern. I cannot promise you what is going to happen tomorrow. Nobody can. There is no guarantee. But I am going to excel today. Pag dilat ng mata ko, I will excel in my field. Yun. So, sinasabi din naman itong De La Rufino, of course, they operate a lot of buildings sa BGC. Sir, pasensya na kayo. Walang BPO na gustong pumasok sa Manila. Takot na takot sila. So, this is coming from someone who operates yung mga buildings na may BPO. Kaya ang konti nung mga halos ng BPO sa Manila, wala daw gustong pumasok. And Yorme is changing that perception. So, imagine nyo yung nangyayari sa BGC, kung posible pang mangyari sa Maynila, kahit katiting nung nangyayari doon na action pagdating sa call center and yung technology industry, that would mean a lot of progress na para sa sitwasyon ngayon ng lungsod ng Maynila. So, ang mensahe sa kanila ni Yorme Isko, ito yung kanyang pitch dito sa mga bilyonaryo na kasama niya nung dinner na yon and sa lahat na nakakausap niyang bilyonaryo. Come back, buy deteriorated buildings, build and we will give you incentives. What if magparaya ako? 15 years real taxes will not be charged. We are developing Escolta. Buy property there. Bilhin nyo lahat ng building na bulok sa Avenida Rizal mula Recto hanggang Raon. So, makikita nyo doon, yun ang vision ni Yorme. Gusto niyang itong mga bilyonaryo na to invest in Manila, reinvigorate the city. Yung mga lumang building, yung mga heritage, of course, i-maintain. Pero yung mga iba na pwede namang palitan na, bilhin nila yung property, paggawa nila ng mga commercial spaces, at i-redevelop yung city of Manila, gawing place ng commerce, gawing place ng mga negosyo, gawing place ng mga BPO, ng finance, ng mga makabagong mga teknolohiya and mga negosyo. So, gusto niyang i-develop talaga lahat. Gusto niyang i-uplift lahat. Kaya po, ano po yan eh? Step by step yan eh. Una, lilinisin muna, hilamusin muna. Don't think na dahil tinatanggal ni Yorme yung mga illegal vendors, eh, anti-poor na siya. Hindi po. Ang gusto lang niya is mag-upgrade po. Ito pong ating mga street vendors, from dati nagbibenta kayo sa kalsada, gusto niya magkaroon kayo ng trabaho na mas maayos, na hindi delikado, na hindi kayo sumusuway sa batas, at magkaroon ng oportunidad para makaangat sa buhay. So ito po ang kanyang master plan talaga. Kung bakit merong mga media, merong mga ano dyan. Of course, kasama na yan yung mga rumors na kung tatakbo siya o hindi in the future sa pagka-presidente. That can only mean good for the city of Manila. Dahil kung nakikita si Yorme as potential president in the future, napakadami na po ang lalapit sa kanya. Napakadami po ang would like to get on his good side. Would be willing to give him favors para sa syudad. Para sa city ng Manila naman po yung mga pabor na hinihingi ni Yorme to get on the good side of Manila Mayor Yorme Isko. So I'm really excited about this development po. I'm just going to continue lang in the coming days, in the coming weeks about my report on this. Kasi napaka-exciting po yung vision niya and we're just helping to spread the word. So tomorrow po, I will be at Bonifacio Monument. Tomorrow ko na lang po i-announce kung ano yung mangyayari, pero excited na po ako. Thank you very much for your support. Please join our FB group. Subscribe. Thank you, guys. Bye-bye.